What's up? Time check. It's 4:39 and actually kakatapos ko lang mag-edit. Punta tayo IKEA kasi may mga kailangan akong bilhin for the house. Suot ko yung ibibigay ko kay Kim. Sinuot ko muna siya kasi hindi ko na siya bibigay as ano eh, as brand new eh. Technically brand new siya kasi may tag siya, pero susuotin ko muna bago ko ibibigay para ma-ROI ko kasi 15,000 to sa ano, hate speed, o at least man lang ma-experience ko siya today. So anyway, tara, first time naming bibili sa IKEA actually. Tara. This is the best iced tea in town. Mas gusto ko yung ano nito, yung ice. Gringo. The best. Kamote, rice, mushroom, saba. We are here. Bili-bili lang natin sa salon. This is our first showroom. Bahay ba to? Oh, maganda dito. Oh, ang ganda oh. Bagay to sa'yo, babe. Ganda nito, kaso patay to kay Patsy. Ito, gusto ko to. Pwede palagyan ng ilaw oh. Ito, maganda oh. Dito, ano ko? 2,450, ano lang. Dito, next office ko. Ha? Ganda nito. Ha? Next office ko? Huwag lang si Patsy dyan. Uy, mura lang oh, 1,800. Ito oh, para mga naghahanap ng lamp, 900 lang. Meron ako pang birthday sa sarili ko. Parang wine cellar, no? Na hindi malamig. Pero ang ganda, kapag meron kang bisita, akalain nila ref. Iba naman, let's go! Pero ang ganda rin ito. Gusto ko to. 2,700. Oh, cute, parang UFO. Pulong ko ito sa office ko. Parang malaki. Parang anong kasi yung design nito, glam. Or parang old Hollywood. 85k lang oh, meron ka na. Island. Tapos? Excluding ano lang, ilaw. 2090, 3 months. Magluluto ako dito. Habang si Justin nandiyan, breakfast. Matali mo to. Ay, oo. Oh. Naka-ano na. Ay, ay, hindi. Sinusukat lang pala. Yun, naisip na nila. Ang ano? So, Pilipino may mga ganda. Ito, sampayan ni ate. Kailangan ko ng unan, pero I want feather. Okay ah! Maintain 1 meter social distancing and sanitize. We support everyone in creating an affordable, better everyday life. Ulan bagyo. Gusto ko to. Super! Mahili ko sa art. Kasi hindi na ano, yan o, plastic siya. Ito, may ganito kami. Dito, punta condo. Kasi pipili ka lang eh. Ano yung itsura? May ilong. Mura lang. Ay, may pupo. Kids room. Tomas. Maganda yung kusina nila. Masyadong neat. Maganda yung ano? Maganda yung, ano? Ah, fake. Ano? Akala ko semento. Pwede mo nga gawin ito. Ganito ano? Hindi, laminate yan. Wow! Parang totoong bahay talaga. May walis tambo pa oh. May kalat pa ng mga ano, mga drawing ng mga bata. Parang galing. Hindi masyadong... Ito, okay ba to? Uy! Mura! Ito, maliit pa. Kaya ba tayo dalawa? Upo lang kami dito. Try. Pero 5K lang tong inupuan namin na to. Pang outdoor. Tapos na ba tayo dito? Ay, ito yung kanina. Gusto ko yan. Ang ganda ng bili na to oh. Kaso kita kalat mo. Mm-mm. Okay na. Mas manipis na table. Pero ano, na-extend.
Pwede ito may DIY eh. Ito. Ganda yung wallpaper ah. Uy, ang ganda nito! 1.7 lang oh. Ang ganda. Ganda yung Airbnb. Ito, mura lang oh. Uy, ang ganda nito. Yan siya. Meron pa doon, be. Tingnan mo. Parang sa ano yan, Cavite. Galing, kasi may iba yung mga stores. Coffee shop. Inspire Cafe! Charot! Ang ganda! Shop! Gusto ko to! Pangarap ko magka-shop eh! Ganda oh! Binibenta ba to? Ay, ano! 3-9! Nails pa! Nails pa, Manila! Ito yung famous nails pa ng IKEA! Ganda pala ng moody na nails pa, no? Alam mo, nauubos yung SD card ng GoPro. So, nagpo-phone na lang ako ngayon. Pababa kami kasi nasa baba daw yung hinahanap kong feather pillow. Ito, 50 by 50. Kailangan mas malaki. Ito na, may man-made. Man-made lahat. Ang elusive ng feather, ha? Hindi ko makita. Nasaan ka? Baka yun na yun. Sana yun na yun. Yun na yun. Oy, ito, feather. 50 by 80. Okay, kuha tayo niyan dalawa. Oh, mahal to ah. Mukhang hindi pa available yung hanap ko. Nakakaloka. Sayang, hindi available to. Ito yung gusto ko. Organization. Ito yung kailangan ko. Balik pa tayo, apat. Parang mas may personality yung pegboard na black. Anong kukunin mo dyan? Hindi. Ganda ng vibes nito. I like this. The second life of our furniture. Normal price, 58, 46 na lang. Bakit? Siguro ginamit sa ano, model or ni-return. 2, 3, 1, 6 na lang. Oo, feeling ko may feather dito. Tingnan natin. Parang HMR to ah. Uy, may ukay-ukay. Ukay-ukay mga sis. Ma'am sir, ukay-ukay tayo mga ma'am sir. Oh, rug mo babe. Baka may makita ka dyan. Ay, ang mura. Oh, dito pala mga mura. Oh, ito yung 5,000. Tingnan mo. Pagod. Elevator. Sweden, we say lagum, which means not too much, not too little. Lagum in Bisaya is dark. Lagum, ang imong singit. It means your singit is dark. Let's go! Kapagod. Kapagod dahil ang haba na nilakad namin. Sa IKEA kami, pero dito kami nag-park sa MAAPS. So medyo malayo-layo yung lakad. Workout. Workout na yung legs namin sa kakalakad. Mga ilang oras tayo, babe? 2 hours. 2 hours tayo nagigit ang katayo, naglalakad. Uy, hindi lang 2 hours! 3 hours! Bukas, mag-makeover tayo. Pakita ka rin sa inyo. We're home!
Siyempre, si Bunso, alam mo na. May chance. Sige, kit-kitin mo. Kit-kitin mo. Sige. Pagalitan ka ng kiki niya. Sige ka. We're home, finally. Tiring day. Okay. Sobrang excited ko i-share sa inyo yung thoughts ko sa IKEA trip namin kahapon. Time check, it's 7:53. Hindi na ako nag-shower ng hair para lang magawa ko yung video na to. Ganun ako ka-excited. Naligo ako, not just the hair. Wow, nag-explain. Anyway, sobrang excited ko lang. Yun lang yung minimin ko. Kasi marami ako na-realize actually. Hindi naman yung mga life-changing, alam mo yun, life-changing realizations. More on personal preference, more on na-realize ko yung kung ano pala talaga yung style na gusto ko. So kahapon, kaya talaga ako nag-aya na pumuntang IKEA is because I have a need. Kailangan ko ng shoe organizer dahil dumami ng dumami yung sapatos ko. After a year na lumipat kami dito sa bahay, magto 2 years next month. Nung first year, sobrang naubos yung budget ko talaga sa pagpaganda ng bahay. Like DIYs, mga gamit sa bahay, appliances, furniture, anything about house. So after na medyo okay na ako, happy na ako sa itsura ng bahay. Of course, it's not perfect. Like, it's not my dream aesthetic or dream design. But proud na ako and contento na ako sa mga nakita ko. And I feel like even if you don't live in your dream house yet, you can still make it beautiful, make it livable, make it yours, make it personal. It doesn't mean na kung ano yung space mo today, hindi mo siya papagandahin and make it yours and make it your own, di ba? Natapos na ako sa ganong season, nag-jump naman ako sa fashion. So, yung budget ko, napupunta lahat sa sapatos, bags, hindi masyado kasi mas mahal ang bags, alam mo yun. And clothes. Going back to bakit nga kami pumunta ng IKEA is because dumami nga yung sapatos ko. Nag-start lang siya as parang meron akong dalawang Lurberg shelves. Hindi ko alam kung tama ba yung pagka-pronounce ko. Basta meron akong dalawang shelf na galing pa yun sa BGC na condo. And of course, nung lumipat kami dito, ayoko naman magsayang ng resources. So, ginamit ko siya as my shoe organizer. At first, perfect. Perfect siya sa shoes ko. Ngayon, after almost 2 years, 4 times yung dinoble. 4 times yung dinoble. Parang 3 to 4 times yung dami ng shoes ko ngayon. Sabi ko, kailangan ko nang gawa ng paraan to. So, of course, pumunta kami sa IKEA. Ngayon, nung pumunta kami sa IKEA, natuwa talaga ako sa ginawa nila sa IKEA Philippines. By the way, sabi nila, it's the biggest IKEA in the world. I'm not sure. Pero natuwa ako how they design yung mga showroom. Kasi I see the Filipino touch. Kapis windows. Very, ano, bahay na ba to? Kahit yung sa window, yung parang may fake background or backdrop, subdivision, parang lakas mga Camellia Homes or mga Crown Asia, yung mga peg. Usual subdivision dito sa Pilipinas, ganun yung itsura niya. May mga tricycle, may mga jeep. So, nakakatuwa. Okay, excuse me. Coffee break. Wow, init. Bongga. Okay. So, yun, natuwa ako sa, ouch, ang init, naramdaman ko dito yung init, yung hagod ng kape. Natuwa ako dun sa ginawa ng mga designers. Pero, narealize ko parang, wow, parang na-outgrown ko na pala yung, ano, yung Scandinavian style. Kasi parang hindi na ako, maybe because I'm contented with my, like, home now. Gusto ko yung itsura niya. Hindi ako yung parang, uy, gusto ko to, uy, gusto ko to. Parang wala akong ganong feeling na, usually kasi pag window shop ako, tapos pag may gusto ako, parang hindi mapakali, parang bibili ni kita ganyan. Pero siguro dahil okay na ako, contento na ako sa like, yung itsura ng house namin yun. Parang, na-appreciate ko yung mga designs, pero not for me. Like, yung style is not for me. Feeling ko, yung style ko, nag-evolve siya. Parang more on Italian and French yung mga gusto ko.
And of course, usually, napakamahal. Yung mga Italian and French na mga designers na gusto ko, siguro may mura. Hindi ko lang alam siguro. Pero yung mga nakita ko, sobrang mahal. I can't afford. So, ang ginagawa ko is nagpapa-customize ko. Like, for example, this Mario Bellini inspired. Ang original na vintage Mario Bellini is almost 1 m. And then I think naglabas yung BB Italia ng bagong ano tawag na re-edition, tama ba, or re-something. Hindi ko alam magkano, but I'm sure mahal yan kasi BB Italia. May BB Italia dito sa BGC. So yung dati kong boss, meron siyang Ferrari table that cost I think 20 m or 12 m, mga something ganun. Ah, hindi ko kaya, friend. Wala pa tayo doon sa mga ganung level of kayamanan. Maybe we'll get there, maybe not. It doesn't matter. Kung ano man yung kaya natin gawin, edi yun yung i-achieve natin. So, ang kaya ko lang gawin is magpagawa. Well, it's not really a knockoff dahil hindi naman siya same brand. Same style lang. And for me, parang there's no shame in doing that because ganun din naman ginagawa ng lahat. Like, ng IKEA. Yung mga IKEA actually, akala nyo original. It's not. They're just like a copy of mga Scandinavian designers. Mga Normad, Copenhagen, or whatever. Hindi ako masyado familiar sa ibang mga brands. But yung mga lamps nila, nakita ko yung mga Japanese designer na sobrang mahal. Pero sa kanila, affordable. Ginawa nilang affordable. So, ganun yung IKEA. Para siya, kumbaga, fast fashion ng mga furnitures. Para siyang Zara ng mga furnitures. Kasi yung mga Zara or yung mga Shein, ganyan, kinukopya lang naman nila yung mga French or Italian brand like Chanel, Gucci, or Prada. Yung mga design ng Bottega Veneta. Tapos, syempre, sobrang mahal, hindi naman afford ng masa, gumagawa sila ng affordable version. But of course, the material is not as, you know, high-end yung mga original or mga OG ganun. But again, there is no shame. Ako, naniniwala ko na buy the best that you can afford. So anyway, ba't ako napunta doon? Nawala na ako sa topic dun sa yung IKEA nga. Yun nga, parang ang pinaka-natuwa talaga is si Justin. Parang lahat yata ng upuan, inupuan niya. And actually, ngayon ko lang na-appreciate din yung IKEA kasi nung last napunta ko, nung mga March yata, ang daming tao pa. O, hindi ka talaga makakapasok sa mga showrooms and makapag-check out ng design. This time, konti lang yung mga tao. When it comes to, like, the furnitures, the home decors, hindi ko siya style at the moment. But yung mga organizers, yun yung, siguro dahil simple and parang hindi ko kailangan maging parang expressive when it comes to organizers. Kasi I want my organizers to be as simple as possible because ang focus ko is yung ilalagay mo sa organizers. For example, kung may shelf ka, it doesn't matter kung saan mo binili yung shelf mo, whether it's customized or IKEA or high-end. Ang importante is that it's sturdy enough to hold your stuff. Mas focus ko yung anong ilalagay mo sa shelf na yun. So, that's the reason why I went to IKEA. And of course, kasama ko si Justin. Si Justin din pala, hindi ko alam. May marami din pala siyang plano sa studio naman niya. Papakita ko yung process kung paano ko aayusin yung shoe organizer ko or yung shoe area ko. Hindi ko alam anong expect. You know that things are about to get serious kapag suot ko tong DIY outfit ko. This is my DIY uniform. I'm not sure if kita nyo, pero may mga pintura-pintura na siya. Last time na nag-assemble kami ng floating shelf or shelves, si Justin yung gumagawa. So, baka humingi rin ang tulong sa kanya. Doon na lang ako sa style-style ng sapatos. Here's my weapon. Let's do this. So, ito yung current situation ng aking mga sapatos. Look at that. Lalo na yung part na yun, my goodness. Like, pag tinanggal mo itong mga dito, ang dami pa niyan, eh. See? Ang dami talaga niyan. Yun. Dito, nagdobe-dobe na din. Dapat hindi ganito. Anyway, first things first, kailangan ko munang tanggalin lahat ng mga sapatos bago natin ilalagay yung shelf. Ito talaga yung sitwasyon dito. Wala nang enough space for the shoes. Dahil pangako talaga maging Imelda Marcos. Charot. Jordan 4, Yeezy, Samburis, Booties, Oxfords, at high boots na hindi ko naman nasusuot. For sure, masusuot ko to pag mag-travel no winter. Tiwala lang. Japanese brand.
This is from my mom, vintage Burberry. Manolo's, Chanel, Hermes, Dior, Hermes, Manolo's, Steve Madden, Roger Revere, Valentino, Thrifted, Shein, Colorful, More Colors, Shein, Doda. I forgot this brand, but this is local. My name to go. This is a lot. Gucci, Chanel, Golden Goose, Alexander, Nike's, Adidas, Ultra Boost, and Lees and Merrill, Ferragamos, Espadrilles. Pwede ba isa na lang? Okay, so ayan na sila. Wow. Okay, kailangan ko palang ibalik yung mga shelves kasi para makita ko yung height dapat nung shelf natin kasi baka maikli or what. Okay na yun, sukatin naman natin. Wala akong pencil, so gagamit ako ng friction pen. Hopefully, matanggal siya kasi may eraser ito, pero ball pen talaga siya. So, let's do that. Hindi ko napansin na malaki pala yung bracket na nakuha ko. Hindi pala pareho yun. Iba-ibang sizes pala yun. So, hindi ko alam. I ended up naglinis ng sapatos dahil andumi pala ng mga sapatos ko. Everywhere I'm looking around, I'm inverted by a happy rainbow. Excited na akong mag-arrange. Ito yung favorite part ko. Are you ready? Sobrang ganda. Ito na siya. So, nasa taas yung mga seasonal. Hindi ko masyadong nasusuot. So, yung mga boots, ganyan. Sa second shelf is yung mga makukulay. So, nandyan yung mga bright colored ko na mga slides, sandals, ganyan. And then, dito naman, nandyan yung mga pastel, neutrals, ganyan. Nandyan yung mga ano ko, espadrilles. Next shelf, usually mga designers. Dito na part na to, nandito yung mga embellished and mga may mga bonggang decors. Actually, meron pa yan sa baba. Oh. Kabila naman nandyan yung mga leathers ko. So, you have Alexander Wang, Hermes. Ang napansin ko sa mga leather, kakaroon siya ng parang mga mild. So, nilagyan ko ng charcoal. And then, sa baba, nandyan yung mga slides ko naman, mga flats. Yung mga parang Birkenstock. Meron din akong Hermes. Favorite is the Roger Revere. And dito sa side na to, mga shoes. Dito yung pinakabigay ni Justin. Jordan 1, Jordan 4, and Yeezy. And then dito naman sa baba yung mga old shoes ko. Dati mahilig ako sa Ultra Boost. Then dito naman yung mga designers ko. Yung iba ukay. Yung iba pre-loved. Second hand. Sa pinakababa, yung mga wala na akong malagyan. So, nandiyan sila. Mga strappy, ganyan. Pointed. So, yan! This is my new shoe organizer or shoe collection. So, thank you so much for watching. I hope you enjoy. And if you do so, don't forget to like and subscribe and comment down below. Let me know kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa mga collection ko. Dito sa bahay. And dito sa buhay ko. Charot. So, yeah, I'll see you next time. Bye-bye.